Pwedeng matagal ka na nagtatrabaho pero wala ka pa ring ipon. Pwede rin na ikaw ay baon sa utang. O kaya naman ay dalawa na kayo nagtatrabahong mag-asawa pero bakit kapos pa rin sa budget? O kaya ay isa ka sa mga nawala ng trabaho ngayong nagkaroon ng pandemya. Kaya naman sa video na to, pag-uusapan natin ng 3 tips para mapataas ang income. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Una, kung gusto mong mapataas ang income mo, maganda na magnegosyo ka. Kaya i-comment nyo nga dyan, business! Sabi nga ni Jim Rohn, if you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. Kaya nang naghanap din ako kung paano nga ba mapapataas ang aking income, ay nakita kong solusyon ay negosyo. Dati nung empleyado ako, tinatanong ko rin ang sarili ko kung paano nga ba ako makakaipon ng mas malaki at kung paano nga ba ako kikita ng mas mataas. Ang usual na naiisip natin ay mag-overtime o kaya naman kailangan ma-promote tayo sa trabaho para tayo ay magkaroon ng salary increase. Pero dahil sa nagbabasa ako at nag-research din ako sa mga seminar, nag-attend ako, nalaman ko na negosyo talaga ang makakatulong sa atin. Compare sa employment, sa negosyo, meron tayong unlimited income potential. Napatunayan ko yan dahil almost 8 years din ako nagtrabaho at ngayon ay 8 years na rin akong nagne-negosyo. Totoo na pwede talaga mangyari na yung income mo as employee for 1 year. Sa negosyo, pwede mong kitain sa isang buwan lang. Dati, nung ako ay kumikita ng 35,000 as a finance manager, sabi ko parang antagal pa or imposible yata na magkaroon ako ng 100,000 per month na income. Pero dahil sa nagnegosyo ako, talaga naman palang very doable ang 100,000 per month. At pwede pang mas mataas dyan. Kasi noong ako ay empleyado, nung kinumpute ko kung mai-increasean ako ng 10% per year, 10 years ko pa maa-achieve ang target income ko na ito. Pero dahil sa negosyo, 5 years lang, na-hit ko na ang target income ko. Again, kung gusto mong mapataas ang income mo, number 1 tip, ikaw ay magnegosyo. Tip number 2, para mapataas ang iyong income, para lumaki ang iyong kita, ang dapat mong gawin, mag-online ka. Alam mo ba na ang mga negosyo na bumagsak ay yung mga hindi nakasabay sa new normal, yung mga hindi nakasabay sa online. Pero yung mga nag-online, lumakas pa. Kagaya ko, since 2015, online na ang ginagawa ko. Kaya naman noong 2020, kahit na marami ang bumagsak ang negosyo ko, mas tumaas pa ang aking kita, mas lumago pa. Yan ang advantage kapag ikaw ay nag-a-adapt sa online. Sa online kasi may tinatawag na leverage. May leverage ka sa iyong time, money at effort. Tignan natin ang sample. Dahil ang trabaho ko ay financial educator, pwede ko itong gawin na online at pwede ko rin itong gawing offline. Na-compare ko yung production ko noong ginagawa ko to ng manual or offline. Ito yung sample, kailangan mo i-meet yung iyong mga kliyente. Physically, personally, kailangan mag-meet kayo sa opisina or sa isang lugar na pwede kayo magkita at mag-usap. Na-compare ko na pag offline, kapag manual, makikipag-meet up ka, sa isang araw, maswerte ka na tatlo yung makausap mo. Kasi syempre, babiyahe ka pa, kailangan mo talagang bibigyan na oras yan, at mamamasahe ka, meron kang expense, at syempre kakain ka din. Nandun din yung effort kasi magdi-discuss kayo ng at least isang oras. Pero kapag online, marami kang makakausap at may leverage ka again sa time, money, and effort. Kasi dito, sa isang oras, marami ka nang makakausap. Compare sa offline na pwedeng tatlo lang makausap mo or worst case, isa lang. Pero sa online, marami kang magagawa, marami kang makakausap at magiging productive ka.
pag online din ang ginagawa mo, eh maganda kasi kahit nakabakasyon ka, eh pwede kang kumita. Nagsimula akong kumita ng online na nakabakasyon ako noong 2017. Habang kami ay namamasyal sa Thailand, eh may na-close ako na dalawang sale. And recently rin, nagbakasyon kami, pero yung negosyo ko, tumatakbo pa rin. Kapag online din ang ginagawa mo, eh dahil flexible ang oras mo dito at pwede kang magtrabaho, pwedeng hindi. So, ang maganda dito, kahit na hindi ka nagtatrabaho, eh tumatakbo pa rin yung negosyo mo. Kagaya ng marami talagang times na walang yaya yung anak ko at hindi kami masyadong problemado. Kasi nga, dahil tumatakbo ang negosyo mo online, eh okay lang na pag ikaw ay hindi makapagtrabaho ng 8 oras sa isang araw, eh kaya mo pa rin kitain yung kinikita ng mga nagtatrabaho ng 8 hours or more. At ang pinaka gusto ko sa online, 24/7 tumatakbo ang negosyo mo. Ibig sabihin, kahit tulog ka, eh gumagana at pwede kang kumita. Again, i-comment nyo nga dyan, online. Kasi kapag ikaw ay nag-online, ang kikitain mo ay hindi lang limited sa iyong oras na binibigay at hindi lang limited kung nasaan ka. Pangatlong tip, distribution. Naku Miss Roan, first time kong narinig yan. Ano ba yung distribution? Ito yung ang ginagawa mo, pwede mong gawin to anywhere at yung market mo din anywhere. Ito yung iisipin mo na marami kang branch. 'Di ba yung store na maraming branch, mas malaki yung kita niya kaysa dun sa store na isa lang yung branch. Na-connect ko yan dun sa may kinakainan kami sa Caloocan na sobrang sarap talaga. Ang sarap lahat ng pagkain nila. Pero ang store nila, dalawa lang. Ibig sabihin, dalawa lang yung branch nila. So kahit gaano kasarap yung iyong tinda, kung limited lang ang distribution, limited lang ang pwedeng maka-access, or limited lang yung customer mo kasi yung mga nasa area lang kung saan ka may branch, yun lang marireach mo. So limited lang din yung income mo. Unlike kapag ikaw ay may magandang distribution, ay mas mataas ang iyong income potential. Example na lang natin ng McDo. Aminin na natin na marami rin tayong nakainan na mas masarap pa yung burger nila kesa sa McDo. Pero bakit sobrang successful ng McDo at siya pa rin ang pinakamataas ang income kung i-compute mo? Kasi nga, marami siyang branch, maganda yung distribution niya. So merong duplication. Kasi kahit gaano kaganda ang product mo, kung wala kang magandang distribution system, eh limited lang din ang iyong income potential. Kaya i-comment nyo nga dyan, distribution. Napakaganda na kapag may ginagawa ka, kapag ikaw ay may negosyo, may maganda kang distribution system. Ito yung pwede kang mag-expand anywhere at mabilis ka lang mag-expand. Again, 3 tips para mapataas ang income. Una ay ikaw ay mag-business, pangalawa, ikaw ay mag-online, at pangatlo, kailangan mo na magandang distribution. Siyempre, pag gusto nating gawin ang tatlong ito, eh dapat meron tayong magandang vehicle. Ito yung sasakay ka na lang sa magandang company para hindi mo na i-build from the scratch yung lahat ng gagawin mo. Kasi kapag ikaw ay nag-build pa from the scratch, eh ang laki ng gastos mo, magta-trial and error ka pa, at talagang ang dami mong effort. Kaya naman ako, sumakay din ako sa right vehicle na to, kaya naman nagkaroon talaga ako ng magandang income. Kapag pinag-usapan natin yung best vehicle, syempre ang maganda is yung IMG, International Marketing Group. At isa na ako sa natulungan ng IMG. Dati kasi naghanap pa ako ng business eh, yung traditional business. So nalugi pa ako ng almost 1 million. Pero itong IMG, eto na pala yung hinahanap ko. Kaya actually, kahit asawa ko, almost 2 years na siyang full-time financial educator dito sa IMG. So dalawa na kami na full-time na ginagawa itong IMG online business. So ano ba yung IMG? Maganda po yung campaign namin. We have a financial literacy campaign. Our goal is to educate and empower 30 million Filipino families by 2030. So ang ganda no, kasi kanina napag-usapan natin, para magkaroon ka ng passive income, kailangan mo ng investment at kailangan mo ng business. So dito, makikita mo na yung dalawang yun at unti-unti mong mabibuild yung passive income mo.
Malaki ang natulong sa akin ng IMG para mabuild ko ang aking solid financial foundation. Kasi napaka-importante talaga na meron tayong magandang cash flow. Paano ba mangyayari yan? So, dito sa IMG, kapag ginawa mo yung business, naging financial educator ka, syempre meron ka ditong potential income. And ito nga yung tinatawag na pinakapundasyon ng ating solid financial foundation. Kasi kapag may maganda kang cash flow, mabilis mo lang malalagyan itong protection mo or life insurance, makakabayad ka ng mabilis sa iyong utang, magkakaroon ka ng emergency fund, at unti-unti mabibuild mo rin yung iyong investment and retirement fund. So napaka-importante talaga na meron tayong long-term career or backup career. So dito sa IMG, sobrang ganda ng business. So dito na sa financial industry tayo, meron ka ng negosyo, natututo ka pa personally kung paano i-handle ang iyong finances. Dito sa IMG, simple lang. Tatlong E. Education, kasi matututo ka sa paghawak mo ng pera. Execution, ito yung pag gusto mo na mag-invest, may access ka na agad sa mga product, at kung gusto mo mag-start, pwede mong gawin yung online. Entrepreneurship, ito yung pinakamaganda. Kasi lahat naman tayo, kung bibigyan lang talaga ng chance, bibigyan tayo ng opportunity, talagang magsisipag tayo. So dito, best business opportunity, kasi pwede mo itong gawing long-term career. Kagaya ko, ito talaga ang ginawa ko na since 2015, full-time na ako dito. And then, maliit lang ang capital, kasi dati nga, sabi ko sa inyo, nalugi pa ako sa business kasi traditional. And then, pwede mo pang gawing online. So anywhere, pwede mo itong magawang business. International Marketing Group or IMG, total financial solution na to. Kasi dito, pag naging financial educator ka, lahat tong kapartner nating company ay pwede mo nang i-provide sa iyong client at i-offer. So, total financial solution kasi lahat ng kailangan ng client mo nandito na. At syempre, ikaw personally, nag-i-improve din ang iyong personal finance dahil nga ito ay na-apply mo rin unti-unti habang natututo ka dito about savings and investment. Ano ba yung potential income natin sa IMG? We have 12 ways to earn in IMG, pero ito, one way to earn pa lang itong dinidiscuss ko sa inyo. So, associate, pag ikaw ay baguhan dito, trainee ka pa lang, 20% ang commission mo. So, kung may maliit na plan kang na-close, 30,000 ang premium, meron kang potential income na 6,000 sa isang sale pa lang. So, kung meron kang 1 sale per week or 4 na sale sa isang buwan, may potential income ka na 24,000 a month. And then, kung ikaw ay ma-promote, itong marketing director, trainer ka, 37% yan. So, mas mataas ang income potential mo. Kung may 4 sales ka sa isang buwan, 44,400. At kung maging SMD ka or senior marketing director, kagaya ko, 47% ang commission mo dito. So, kung meron kang 4 sales sa isang buwan, meron kang potential income na 56,400 sa isang buwan. So, etong pinapakita ko dito, pwede mo itong kitain kahit part-time mo lang itong ginagawa ang IMG. Kaya maraming nagpo-full-time dito kasi nga, syempre naman, natapatan mo na or nahigitan pa yung kinikita mo from employment. So, syempre, nag-focus na or nag-full-time na sa IMG. Again, dito sa IMG, maganda yung mission. Magiging successful ka na financial educator dito kung mahal mo ang mission natin. Ang mission kasi natin dito ay makatulong sa mga tao. Tayo ay nagtuturo sa kanila kung paano ba mag-ipon, mag-invest, at yung mga naghahanap talaga ng part-time income or yung gusto talaga magkaroon ng long-term career or backup career or negosyo. So dito, natututo ka na kasi financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Natututo ka na, natuturuan ka na ng IMG, nakakatulong ka pa sa iba. So I hope, hindi lang income ang gusto natin, dapat yung mission din. Kasi dito, marami tayong rejection, pero kung ikaw ay mahal mo yung mission mo, tuloy-tuloy ka pa rin sa pagtuturo, at marami naman talaga naghahanap din kung saan sila pwedeng mag-invest, at marami naghahanap ng pwede nilang gawing career. Kung interested ka sa IMG online business, kung gusto mo rin maging financial educator kagaya ko, unang-una dapat coachable ka. Meron na tayo ditong sistema, susundan na lang, so dapat maging good student tayo ng business. And then, dapat mahilig ka rin magturo kagaya ko, ang ituturo natin is about financial. And of course, willing to invest time, money and effort. Just like any other business, kagaya sa trabaho natin, required tayong pumasok 8 hours a day, so dapat dito mas masipag ka.
And syempre, dapat meron ka ding kapital or puhunan. At of course, yung time and effort mo talagang ini-invest mo yan. So may daily activities ka dapat. And willing ka dapat matuto sa online marketing tool natin. Kasi ngayon talagang ang business dapat naka-online na yan. Required na talaga. And then kagaya ko, mas maganda kung gagawa ka rin ng mga videos at para mas marami kang maturuan na Filipino. Sa IMG, again, total financial solution na. Actually, kapag nag-member ka dito, nasa 48 na yung benefits mo. Dito, matututo ka na mag-invest, meron ka pang negosyo. To know more about IMG, pumunta ka lang sa bit.ly/IMG platform. Meron ako mga short videos about IMG dyan. And then kung gusto mo na mag-register, nasa 5,500 lang kung ikaw ay nasa Pilipinas. Kung nasa abroad ka naman, around 10,000 pesos lang. So pumunta ka lang, pwede ka mag-register online via bit.ly/enroll in IMG. Makikita mo rin dito yung details ng 48 benefits. And then para maka-access ka sa free webinar namin, mag-register ka lang sa bit.ly/free online investment class. Ang makalaya sa utak. Usapin pinansyal. Magkaroon ng sapat na kaalaman. Matutong mag-ipon. Ang pinagpaguran. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Kalagahan ng kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga minamahal natin sa buhay. Ako. Kami. Tayo. Bahagi ako. Join ako. Kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.